Hi guys, it's me, Hazel, at welcome back na naman po sa aking YouTube channel, ang Zelda Scribs. So guys, bago ang lahat, gusto ko muna po magpasalamat sa aking 65 subscribers. Guys, hindi biro magkaroon ng 65 subscribers, ha. So sa 65 person or subscribers po na nagtiwala sa akin, sobrang thank you po sa inyong lahat. So thumbs up guys, love it. Guys, for today's video, gagawa tayo ng panibagong challenge. At ang challenge, guys, na ating pong gagawin ay totoong tanong, totoong sagot. So, ibig sabihin, guys, once na bumunot ako at mabasa ko yung question, ano ba agad yung unang papasok sa isip ko? So, ibig sabihin, guys, walang halong kaplastikan, walang halong keme. Kung ano yung mabunot kong tanong, sasagutin ko siya straight to the point. At kung ano po yung lumabas sa bibig ko, o kung ano po yung paliwanag ko sa question na yun, so yun na po yun. So, kaya tinawag siyang totoong tanong, totoong sagot. So, simulan na natin guys. Excited na rin ako. Guys, simulan na natin. So, ano kaya ang unang mabubunot ko dito sa totoong tanong, totoong sagot. So, ito na guys. So, number one question. Sino ang mabait sa inyong magkakapatid? Ikaw, ate mo, o ang inyong bunso? Patay. So, para kayo ko sagutin guys. Ang pinakamabait sa amin tatlo ay pare-parehas kami, pero i-rate ko na lang guys. Ang una ay ate ko, sumunod bunso, ako yung pinakala. So, yung ate ko kasi syempre, good provider siya guys. Pinagawa niya yung bahay, pinobide niya yung kailangan ng aking mga magulang. And then, yung bunso naman guys is, although yung bunso namin medyo makulit, pero hindi siya madamot. Once na, kunyari may pinabili ka or may gusto ka o kaya minsan siya ay nag-o-offer, basta may pera siya guys, nag-o-offer siya na ibili ka. Kagaya nga kanina, binilihan niya ako ng shoes. So ayun. So, and then last, ako kasi syempre ako naman talaga is wala pang napapatunayan sa amin tatlo. So ano pa bang kailangan kong gawin kundi maging mabait lang guys at maging masunurin sa magulang. So yun. Next! Totoong tanong, totoong sagot, number 2. Naniniwala ka ba na lahat ng ginawa ng Diyos ay pantay-pantay? Oo naman, guys. Lahat ng ginawa ng Diyos ay pantay-pantay. Unang-una, sabihin na natin, walang pinanganak na maganda na walang kapansanan. For example, maganda ka nga, pero masama naman yung ugali mo. Guwapo ka nga, pero kunyari, meron sa yung kulang. Kulang ka ng tenga, or kaya kulang ka ng daliri. So guys, hindi binibigay ng Diyos lahat ng kailangan natin. Kumbaga, walang ginawa ang Diyos na perfect eh. Kasi halos lahat ginawa niyang pantay-pantay. Kaya, guys, napaka-buti at napaka-talino ng Diyos. Dahil kung ang Diyos ay binigay niya sa isang tao ang pagiging perfecto, guys, wala na guys. Wala nang, ibig sabihin, above na siya sa Diyos or kalibel niya na yung Diyos. So, ganun yung paniniwala ko guys. Kaya walang ginawa ang Diyos na pantay-pantay dahil gusto niya pa rin i-remind sa atin na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Okay? Next guys! Next question! Ito na! Wish mo ngayon darating na Pasko. So, ang wish ko lang ngayon darating na Pasko, guys, ay mawala na yung pandemic at higit sa lahat, palaging maging malakas yung mga magulang ko at mahal ko sa buhay at yung partner ko. Kasi, guys, kung ang hihilingin natin palagi ay para sa ating sarili, isa lang ibig sabihin nun, hinihiling mo lang yung bagay na gusto mo, pero hindi mo nakikita yung mga mas importante pang wish
na dapat mong hilingin. So, yun guys. Kaya ako guys, ang hiniling ko is para sa buong bansa at higit sa lahat, maging safe palagi yung mga mahal natin sa buhay. So, yun. Next! Next is... paborito mo ang tahimik at refreshing na lugar. So, tama. Kasi mas nakakapagtrabaho ako ng maayos pag walang nagchismisan sa paligid ko, guys. At higit sa lahat, walang mga plastic na umaaligid-aligid sa aking likudan. So, ganun lang kasimple. Mas masarap magtrabaho pag tahimik kasi mas nakakapag-isip ka ng maayos. Kesa meron kang kasama pero yung mga kasama mo sa likod mo ay chismisan ang chismisan. Next, guys! Next question. Ano ang best asset mo? Ang best asset ko, guys, ay ang aking hidden talent. Ano yun? So, ngayon ko lang sabihin yung hidden talent ko, guys. Pero hindi ako nag-expect na maniniwala ang lahat. Pero wala eh, ganun talaga. So, nakakapanaginip ako ng mga kaluluwang mga namatay na. At sa tingin ko, yun yung best asset ko. Kasi kahit pa paano, nakakatulong ako para makatawid sila sa kabilang buhay sa pamamagitan ng pagtitirik ng kandila. Para magkaroon sila ng guide sa pagtawid sa liwanag. So, yun guys. Yun ang best asset ko. Next! Nabully ka na ba? Ano ang message mo sa mga taong bully? Nabully na, yes, guys. Maraming beses na ako nabully. Pero hindi ko sila pinapansin. Kasi alam mo, guys, kung papansinin mo mga taong bully, nag-aantay lang yan ng chance na patulan mo sila. Pero kung yung mga taong bully, hindi mo pinapansin, magmumukha silang tanga. Kaya, guys, dun sa mga taong bully, ang message ko sa inyo, once kayo ang binuli ng mga taong binubuli ninyo, mas doble yung pangbubuling gagawin sa inyo. Bakit? Kasi piko na sa inyo pero nagtitimpi lang. Kaya kayong mga taong bully dyan, watch out sa mga wordings nyo at watch out sa mga kilos ninyo dahil hindi lahat ng taong binubuli nyo ay hindi kayo papatulan. Yung iba, nag-aantay lang ng tamang panahon para ibalik sa inyo yung ginagawa nyong pambubuli. So, yun guys. Yun. Next. Pagising mo sa umaga, anong una mong salitang sinasabi or binabanggit? So, simple lang guys. Thank you Lord. Thank you Lord kasi ako ay buhay. Bakit? Siyempre, yung pagising mo na lang araw-araw is a miracle, guys. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. So, next. 2 question more. 2 na lang, guys, na question. Then, sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahagi. Kung papipiliin ka, ano ang hahangaan mo? Taong walang pinag-aralan, pero alam ang tamang asal? O may pinag-aralan pero daig pa ang walang pinag-aralan? Totoong tanong, totoong sagot. Mas pipiliin ko yung walang pinag-aralan. Bakit guys? Kasi maraming may pinag-aralan ngayon guys na walang ugali. At higit sa lahat, kala mo kung mga sino. So guys, kaya mas hinahangaan ko yung simpleng tao na walang pinag-aralan pero maganda ang asal dahil alam nila kung paano ang rumispeto sa kapwa-tao. At higit sa lahat, hindi sila nang-aagrabyado ng ibang tao. Kaya guys, hangaan natin yung mga ganang tao na hindi porket hindi nakapag-aral, sabihin natin na wala silang kwenta, wala silang modo, guys. Kung mapapansin natin, mas marami pa po sa walang pinag-aralan ang may magandang pag-uugali. Dahil napalaki sila ng maayos ng kanilang magulang. So, thumbs up guys sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero alam kung paano rumispeto sa kapwa-tao. So, last question guys. Last question. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng salitang respeto? So, simple lang guys. Para sa akin, ang ibig sabihin ng salitang respeto ay
yun ang pagkikipagkapwa-tao. So, hindi mo kailangan na manakit, hindi mo kailangan na gumamit ng authority para lang irespeto ka. Yung simpleng pagrespeto sa kapwa-tao ay ang pagbibigay balik ng respeto rin sa'yo. So, hindi mo kailangan manakot para sa respeto na yun. So, guys, kaya sa mga tao dyan, so sana, kahit paano mabago yung thinking natin. Pagising natin sa umaga, guys, thank you Lord kasi gising ako, nagising ako, buhay ako, humihinga ako. At magagawa ko yung mga dapat kong gawin sa araw-araw para ma-provide ko yung pangangailangan ng pamilya ko. At guys, sa mga taong plastic, isa lang gusto ko sabihin, bakit pa kayo nabuhay? Diba ang plastic ay sinusunog? So, huwag tayong makipagkaibigan sa mga taong plastic, guys. Na kapag kaharap mo, kala mo kaibigan mo, pero kapag talikod mo, sobrang manira ng pagkatao mo. So, guys, yun yung mga ingatan natin. Kasi sila yung mga nagbabalat kayo na akala mo, mga tupa, yun pala, mga lobo, nakakagating ka once nakatalikod ka. So, guys, beware of that person. And then, for the last, huwag natin kalimutan na ang Diyos ay napakabuti dahil lahat ng tao ay ginawa niyang pantay-pantay. Dahil hindi ibinigay sa isang tao ang the best na katangian na dapat niyang taglayin. So, sabi nga natin, walang perpekto sa mundo. Pero may isang constant at yun ay ang pagbabago o yung tinatawag natin na change. Paano ko nasabi yon? Maaari ngayon yung building dyan sa may tapat ng bahay nyo na maganda. Boom na boom. Pero sa paglipas ng taon, maaaring gibain na siya at palitan ng panibagong establishment. Boom!